Halo guys. Oke bro. Awak kena. Klaro ra? Hello guys, welcome to our channel mga Kahapian TV. Ganun pa rin wala si Kahapian TV dahil kami ay nasa labas. At magandang umaga po. Umaga pa ba? Magandang tanghali na po pala. Nakabalot yung mukha ko guys dahil init. Ayan yung init, tingnan nyo. Di ba ang init? Ayun, ganun pa rin. Naglalatag pa rin kami ng fiber line with the team. Ayan yung team. Hindi Team Sawyer ha, team. Ka-team, team. Ayan si bro, Pael. Si Jobs. Ayan si Pangga sa taas guys. I will show you na naman kung paano maglatag ng fiber line. Oh, ayan. Tingnan nyo kung ano ang ginagawa ni Pangga. Pangga, okay ka lang dyan? Hindi po madali guys ang paglalatag ng fiber line. Ganyan po kahirap. Sa sobrang init. Ayan oh, tingnan nyo, di ba? Hindi namimilok yung init, hindi namimilok. Talagang sikat na sikat si Haring Araw guys, pero kailangan tiisin dahil sa gatas ang diaper. Ala, diaper. Nay F oy. Diaper. Ano kuno? Ibalaylay. Ge. Dirahay gamay. Ay. This is our third day ata. Pangatlong araw namin sa fiber line deployment. Para hindi na mahihirapan yung dalawang barangay guys ng internet connection. So kailangan lataga ng fiber line. Ayun pala yung fiber wire or fiber drop cable. Drop wire kung tawagin. FTTH drop wire. Hindi. Ha? Twisted wire man ang puti siguro, di mo fiber? Asa? Ano na fiber nga itong? Oo, oh, dry. Sa postis biko? Oo, ito, Anabalaya. Di mo nagikan? Ah, basig nanay ko andito. Nanay min ay SP dito. Meron na palang fiber dito guys. Sabi ni Pangga, may nakalatag na daw na fiber. Pangatlo yung amin. Pero sige lang, kasi iba-iba naman tayo ng network. O, oh, diba? Ayan, may aso. Greyhead lockers ang aso. Ayan na, tapos na si Pangga. Ngayon guys, ipapakita namin kung paano ilatag yung paano ilatag. May oras pa naman. Hanggang 8 minutes pa to guys, isang clip namin. This is the messenger pala guys, yung Pangga. Ito yung itatali doon sa poste. Ayan yung ladder. Kampuwa. Puwa ng gamay, kana anang nas babaw kayo? Kana inat kisanan ba? Katong usa. Karan duha ka itom, nalagi duha ka itom. Oh, ayan pala guys. Ayan. Ito pa rin, umiilaw pa rin. May sinasabi ko sa inyo. Kita lang yung ilaw. Ayan. Umiilaw siya. Para malaman natin na ano pa? Naka walang putol. Bali, mauuna muna sila Pangga doon. Ipapakita ko guys kung paano. Mauuna sila Pangga para lagyan ng clamp.
Angga, ipakita mo yung clamp, Angga. Angga, pakita mo yung clamp. Para sa vlog natin. Ayan, yan yung ilalagay dun sa poste. Nandun yung poste. Sa taas, aakyatin nila ang ganyan. Ayan. Pang-content yun ba? Ayan pala si Kuya. At Isabel, si Kuya, oh, nakaupo lang. Medyo okay na daw yung pakiramdam niya. So, ganyan po kahirap, guys. Sa taas. Kita rin, naka-clamp, no? Sila direct sila sa poste. Grabe, glow pa na nila, eh. Tag-asa, eh. Hintay kayo. Pagkatapos ilagay yung clamp, babalik kami dun sa fiber cable. Ayun yung ginagawa ni Go. Babalikan natin. Babalikan natin yung ginagawa ni Go. Ayan yung ginagawa ni Go. Bali, ihiwalay niya na yung para sa distance ng ano. Yung distance nito, itong poste na to, tsaka yung poste doon, kailangan hilain. Oh, hilain mo, Go. Kung paano, pakita natin. I will show you. Ako, guys, ang gagawin ko, guys, gaganunin ko to para walang di mapwersa yung fiber drop wire. Ganyan. Tapos, pag natansya mo ng kung gaano kadami, o kasya na dun sa layo niyan doon, ayun, babalik sila dito para bitbitin to. Sinubukan na namin tong sinakay doon sa likod ng sasakyan, guys. Dito sinakay na namin to noong nakaraang araw. Dito sinakay namin yung fiber dito. Dito at kinatong namin, tas aabante ako ng padahan-dahan. Pangit. Nahihila yung wire. Kaya ang ginagawa ganyan, bibitbitin nilang ganyan. Yan, ilalakad nila doon hanggang matapos. Tapos ganito ang mangyayari, ganyan. Ganon. Ganyan, ganyan. Ayun, naglalakad sila habang nahihila to. Tsaka ingat din, guys. Lalo pag kalsada. Bawal kasi madaganan to o masagasaan ng sasakyan o maanuhan ng gulong. Kasi napuputol yung fiberglass. Oh, di ba? So, ingat-ingat pag mga ganito na sa ano, ilalagay mo dito, guys, sa gilid. Ganyan. Ganyan. Igigilid mo, guys. Igigilid nyo. Ganyan. Gaya sa ginagawa ko. At si Pangga naman ay hihilain niya na para hindi sumayad sa lupa o sa karsada. Ganyan po, guys. Diba? Tapos iaakyat na naman tuloy Pangga sa taas at saka sige boy. Ayan, iaakyat niya sa taas para ikabit